kita mo, 7 PM na. Mapansin mo, walang katao-tao. Kasi ito yung unang gabi na pinatupad yung curfew simula kaninang alas 6 ng gabi. Kaya ngayon, magsi-7 ha. Wala kang makikitang tao rito sa bahaging ito. Ito ay sa Barangay General Tidil. Kita mo, 7 PM na. Mapansin mo, walang katao-tao. Kasi ito yung unang gabi na pinatupad yung curfew simula kaninang alas 6 ng gabi. Kaya ngayon, magsi-7 ha. Wala kang makikitang tao rito sa bahaging ito. Ito ay sa Barangay General Tidil yun. Ito ay sa Compound 3 Barangay General Tidil yun. Malinis yung area na to. Kailangan may implementan. Halimbawa, sir, may nakita pa tayo sa labas. Ano pong gagawin po natin? Kasi 6 PM, start. Di po ba? Depende sa sitwasyon. Baka, ano yan, yung trabahador, provided that they will carry their IDs. Pero kung hindi naman po sila papasok sa trabaho o hindi naman sila, baka siguro yung iba papauwi na eh, no? Pero kung sila'y nasa labas na wala naman pong dahilan, ano pong gagawin kaya natin? Ipatihan natin rito para mapakiusapan. Punan natin ng sa life ay kung bakit sila nasa labas. Last na ano, EXO. Ano yung maaaring maging ano nila kapag lumabag sila sa curfew? Pag lumabag sila sa curfew, siyempre, itikita natin. Andito ngayon ako sa Barangay General Tidil yun. Ito yung unang gabi ng pagpapatupad ng ECQ 6 PM curfew starting po ngayon hanggang alas 5 ng madaling araw, umaga bukas. Ito, naghahanda na sila yung mga tanod ng Barangay General Tidil yun para sa pag-iikot nila dahil simula na yung curfew 6 PM hanggang 5 AM ng umaga. Hintayin natin sila. 6:30 PM na ngayon, March 29, at yung isang ano, iikot sila. Simula lang ngayon ng ano, ng curfew. At may makilan-ilan pa rin na nasa kalye. Siguro yung iba papauwi na. Ah. 6:30 na ng gabi. At 6 PM pinatupad ang curfew. Ibig sabihin, kung hindi ka magtatrabaho, nasa labas ka ngayon, hindi na, dapat nasa loob ka na ng bahay.
si Serene. So sa checkpoint ang hinihingi lang ID kung papasok sa trabaho at saka certificate of employment. Diba bukan pa biyahe kami pa labas. Ano pa yung hinihingi sa kabila? Certification. Yung galing sa yung ganun ka sa delivery. Basta delivery sir, okay. Salamat sir. Isa sa napansin ko sa mga polis natin na very polite sila ngayon sa mga ganitong checkpoint. So lahat ng galing sa Bulacan papasok sa NCR talagang chine-check ng mga kapulisan natin. So yun ang hinihingi ng kapulisan natin, yung ID ng company. Kasi kung nasa labas ka ngayon ng bahay, ECQ, hindi ka naman magtatrabaho, eh maglalambi. Kumbaga gagala ka lang, ay siguradong hindi ka makakalusot sa mga checkpoint. So tignan nyo, ipinakita ng rider yung certificate of employment at pati yung ID. Kasi yun talagang ano, kailangan na ipakita sa mga checkpoint.